Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kamaestro, sa mga kababayan natin sa Pilipinas and anywhere in the world once again. Kung first time nyo lang po ako nakikita dito sa social media, please, huwag nyo po sanang kalimutang i-follow po at i-share po yung ating Facebook page at paki-subscribe din po ng ating YouTube channel and at the same time yung ating TikTok account. So, basically, ang ginagawa ko po sa aking mga social media accounts, I'm giving motivational videos, inspirational videos, may konting patch ng spiritual videos. So, ngayong araw na ito ay meron lang akong i-share sa inyo, no? Ito ay mula sa aklat ni Deuteronomy chapter 31 verse 8. Sabi dito, "It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not fail you nor forsake you. Do not fear or be dismayed." Napakalinaw na hindi natin kailangan maging matakot o madismaya kapag nasa iyo ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, ang Panginoon ang nangunguna sa iyo. Siya ay makakasama mo. Hindi kanya pababayaan. Huwag kang matakot. Huwag kang mabalisa. Ang mga tao lamang na mayroong pangamba, ang mga tao lamang na nababalisa, yung mga taong masasabi nating mahina ang pananampalataya o tinatawag na faith sa ating Divine Creator. Lagi yung tandaan, God is everything. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto us. Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay mapapa sa atin. Diba? Huwag tayong laging manahan sa sarili nating kakayahan. Lagi nating hilingin na ang Diyos ang manguna sa atin para maituwid niya ang ating landas. Kapag siya ang nasa ating harapan, anumang desisyon, anumang plano, nahangarin ang ating isip at puso ay kanyang itutuwid. Bibigyan niya tayo ng magandang gabay. Kung paanong wala tayong dahilan para matakot, wala tayong dahilan para panghinaan ng loob. There's no such reason for us to lose our hope. O mababa ang ating self-esteem. Ang lahat ng nangyayari ay bahagi lamang ng magandang disenyo ng Diyos para sa atin. Diba? Kahit na ito ay masakit, na disiplina, yung tinatawag nating palo. Sometimes, sa mga irregularidad na ating ginagawa, minsan napapalo tayo ng ating mga magulang, di ba? Ganun din ang ating Panginoon. Kapag nakikita ng Diyos na ikaw ay nagkakaroon ng kalabisan, papaluin at papaluin kanya para ikaw ay madala at para ikaw ay huwag kay gumawa ng pagkakasala na makakaapekto sa ating kapwa. At the end, siya na lubos na mabuti ay makakagawa ng mabuti sa atin. At yan ay ayon, no? Sa Salmo or Awit 119 verse 68. At walang mangyayari sa atin na hindi kalooban ng Panginoon. No? Walang mangyayari sa atin na hindi kalooban ng Diyos. At ito ay ayon sa aklat na Isaiah chapter 45 verses 11. So, ibig sabihin, isinilang tayo sa mundo, we were created and we were born in this world with, okay, the already the so-called destined or fate ng ating mga buhay. Kasi nga, sabi nga dito sa Isaiah, okay, 45 and 15, walang nangyayari sa atin na hindi kalooban ng Diyos. So, God His own reasons, purpose, and motives why we are experiencing things, whether it's good or bad. So, God designed that for us. Sa makatwid, hindi tayo kailanman dapat panghinaan ang loob. Okay? Don't lose hope. Huwag mahina ang loob. Huwag bumaba ang iyong self-esteem. Okay? Bagkus, palakasin ang loob ng katotohan ng pinangangasiwaan niya ang ating landas. Okay? God is leading us. Diba? Pinangangasiwaan niya ang ating landas. At habang ginagawa natin ang pagsisikap na hinihiling ng isang mabuting katiwala, sino ba yung mabuting katiwala? Of course, tayo. Di ba? Ang kalalabasan ay palaging sa Diyos. Iyan ay ayon sa Isaiah chapter 14, verse 24. Lagi nating tandaan, we were created equally by God. That means to say, God loves us. Ano man ang iyong nasyon, ano ba ang iyong nationality, whatever your nation, whatever your nationality is, God created us in accordance to His image. So as His best and the best creations, we should follow His rule,
in order for us to have a good life. So mga kamaestro, that's all. If this is the first time that you are seeing me, please don't forget to follow my Facebook page, you can, my YouTube channel, and my TikTok. Again, this is your teacher, Maestro Manalo, always saying spread love, kindness, quote-unquote, positivity. Always remember, start your day with a smile so that you will end up your night with a big and greater smile. And always, lagi nating tandaan, iwasan natin ng stress parang mapanatili na ang kutis natin ay flawless. Bye for now and see you on my next live or vlogs. Paalam!